Mabagal ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng South Luzon Expressway. Ilang saglit pa, maririnig ang isang malakas na kalabog. Doon na biglang may bumangga sa likurang bahagi ng kotseng may dashcam. Tumama pa ito sa isang sasakyan at tumagilid dahil sa lakas ng impact. Nadamay pala ang naturang kotse sa karambola ng siyam na iba pang sasakyan. Pumalya raw ang preno ng isang truck na naging sanhi ng karambola. Papatawid ang tricycle na ito sa intersection sa Baliwag, Bulacan. Pero bago tuluyang makalampas, nasa pool ito ng isang truck. Nahagip ang tricycle dahilan para magpaikot-ikot ito. Wala namang malubhang nasaktan at nagkaayos na rin daw ang dalawang driver. Sa Baliwag pa rin, dalawang babaeng estudyante ang mapapansing bumibili sa isang tindahan. May lalapit na dalawang lalaki na tila namimili rin. Maya-maya pa, biglang tinangay ng isa ang cellphone na hawak ng estudyante at saka tumakas. Hinabol pa siya ng biktima pero hindi na siya naabutan. Matagal na raw na nambibiktima sa lugar ang dalawang sospek ayon sa ilang tindera. Abala sa pamimili sa isang mall sa Mandaue, Cebu ang isang Russian ng palibutan ng mga umano'y miyembro ng salisigang. Ilang beses kinausap at ginulo ng mga sospek ang biktima hanggang sa pasimpleng kinuha ng isa ang pitaka sa loob ng kanyang bag. Agad napansin ng banyaga ang modus kaya humingi siya ng tulong sa pulisya. Kalaboso ang limang sospek na sangkot din daw sa iba pang insidente ng nakawan. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras.